again and again and again. Ayan. Susulitin ko na habang nandito ako sa amin sa probinsya namin sa Bulacan. Susulitin ko yung aking pag-share ng trivia at saka ng tips. Ito naman ay tungkol sa Jasper. Jasper Stone o Jasper Rock. Ang Jasper po ay gemstone din. Opak variety ng chalcedony o ng quartz. Yan o. Impure yung kulay kaya sila ay opak. Ano ba yung opak? Yun po ang tawag sa mga stone na pag tinapatan ng ilaw ng flashlight ay hindi tumatagos. Yan. Impure variety of quartz or chalcedony. O chalcedony. Yan. Ang pag ano naman po nito, ang paghilatis, ay ganun lang din po katulad ng sa petrified wood. Papatakan po natin ng tubig. Yan. Patakan natin ng tubig. Ito ang sample ng good at sample ng low. Ng low. Yan. Tingnan niyo po ah, lalagyan po natin ng tubig yung kulay dilaw na jasper. Sinisip-sip niya. Tapos, pagka tinapyasan or biniyak ang jasper, magaspang ang low quality. Yan o. Tulad niyan, marami din siyang cracks. Ang tawag po dyan sa cracks na yan ay healed cracks. Yan yung habang siya ay nabubuo, ay parang nape-pressure siya. Galing siya sa ilalim ng lupa kasi itong ano na to eh, part siya ng crust ng earth. Yan, siguro. Yan. Basta yun na yun. Crack yan po na nag-heal. Pinasok siya ng agate or ng quartz. Ayan o. Quartz po yan eh. Yung katagalan, yung quartz na nagiging chalcedony. Ayan o. Yellow brecciated jasper po ang ID nito. Yun nga lang, hindi siya magandang quality. Waxy siya sa labas. Yan o. Waxy o parang mala kandila yung kanyang ang texture ng kanyang balat. Pero pagdating sa loob, boom, daming butas. Di ba? Ang term namin dyan ay bulok. O hindi pa siya highly silicated na bato. Yan. Ang itsura naman po ng good quality ay pagka ganito po. Pag tinapyasan or binasag, hindi magaspang yung laman. Pino yung yung laman niya, pino o. Hindi malaki yung crystal, o, diba? Yan o. Makinta bagad kahit na rap pa lang siya. Yan ang mga hinahanap po namin. Yan. Tulad nila, kakaiba to. Oh. Red jasper pero brown yung labas. Diba? Dahil yan, syempre, sa kung saan siya nabuo. Diba? Kung anong minerals yung mga present doon sa lugar, syempre, sasama sa kanya. At ang explanation naman po dito kung bakit siya kulay red, eh dahil daw po sa bakal o iron. Yan po ang aking pagkakaintindi. Dahil mataas daw ang iron content ng lupa, ay nagiging pula. Jasper, ang jasper po na gemstone, siya po may pinakamaraming variety sa lahat. Variety ng jasper. Napakarami po, as in, may bloodstone, may marcasite jasper, may unakite, may mga green, may yellow, may mga uulitik. Napakarami talaga, as in, hindi lang pula, hindi lang green, as in lahat ng klase. May snakeskin jasper pa, may banded jasper. Napakarami talaga dito sa Pilipinas.
Ang tanging wala tayong variety ng jasper dito ay bumblebee. Kulay dilaw siya na may bilog-bilog patterns. Kaya mukha sa ano yun eh, sa Indonesia lang yata meron nun. Sa Indonesia lang meron nun, bumblebee. Dito sa atin, halos lahat meron. Yun lang bumblebee ang wala tayo. Yan. Meron pa nga tayong black jasper. Diba? Kulay black na jasper yon, as in plain na black. Merong green, plain na green. Pinaka paborito ko sa lahat ng jasper yung uulitik eh. Teka, hanapin ko lang po. Hanap lang ako ng sample ng uulitik. Wait lang po ah. Yan. Yan. Ito po, uulitik po ang tawag dito. Uulitik, yun yung kanyang scientific or geological name. Uulitik. Pero sa mga gem hunters or rock hunters, ang tawag po namin dito ay Poppy Jasper. Yan o. May pattern siya na bilog-bilog. Yan, Poppy Jasper ang tawag namin dyan. Pagka may nakita kayong jasper na may bilog-bilog na patterns, teka, hindi, ayaw kasi mag-focus ng camera eh. Yan o. May bilog-bilog siya na pattern. Ang tawag po dyan, scientific name niya is uulitik. Sa mga rock hounds na katulad namin, ang mga gem hunter, ang tawag namin dito ay Poppy Jasper. Yan. Ito naman, ang tawag dito ay multicolored brecciated jasper. Sabi nila yun ha. Pina-ID ko po yan sa rock hounds, kung tawagin na group. Ano po siya? Isang international group sa FB. Yan. Mostly, mga foreigners talagang mga nandun eh. Mga taga-Amerika, ganyan. Yung talagang mga veterano na sa rock hunting. Yan. Pina-ID ko po ito doon. Tingin niyo po yung laman. Ang ganda, oh. Diba? Mukha lang siyang crack, pero buo po yan. Yan, oh. Napakaganda. Grabe. Yun nga lang. Hindi siya pinapansin ngayon, eh. Hindi mabenta ngayon ng jasper sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, panapanahon yun eh. Kaya kailangan updated kayo sa kung anong uso ngayon. Yan o, ganda o. Dito tayo sa hindi maliwanag. O, may dilaw, may orange, may red, may brown, may maroon, may konting green. Diba? Multicolored. Maganda po yan, pampendant, tsaka bato sa sing-sing. Yan. Tapos, ito naman ay ang tawag po namin dito is church jasper eh. Hindi siya, ano eh, variety pa rin siya ng jasper, pero church po. O po, pwede rin namang, ano, may mga pattern siya na dilaw eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, napakaraming variety po ang jasper. Yung iba, hindi ko kabisado eh. Sa sobrang dami, 1,000 po ang ano niyan, 1,000 piraso. 1,000 sa sobrang dami talaga. Yan o. Kalahati eh, dilaw. Kalahati eh, parang maroon na parang brown. Yan. Magkaganyan po na yan o. Ang tawag dyan ay conchoidal fracture. Pagka tinapyasan, tapos parang may bilog o parang, yan o, yung ganyan. Parang, nagdito yung sa bubog, diba? Pagka tinapyasan yung salamin, magkakaroon ng parang bilog na crater. Ang tawag po doon sa bilog na crater na yan ay conchoidal fracture. Yan. Pag ang jasper po ay may conchoidal fracture, magandang klase po yan. Kumikintab as in. So, pag may nakita kayo noon, kuhanin nyo na. O, diba? Ayan. At ito pa isang sample. Ano po yan? Tuyo po yan, ha? Tuyo. Yung part na yan, tuyo. Pero tingnan nyo. Kumikintab, diba? Pagka ganyan,
para ma-double check nyo, kasi buo siya, di ba? Babasagan nyo. Titingnan nyo kung ano yung itsura ng laman. Baka kasi mamaya, maganda yung labas, pangit yung loob. Tingnan natin, whoop! Di ba? Maganda yung labas, pangit yung loob. Ayan, oh. Yung crack niya, hindi nag-heal. Oh. Tapos may mga puti-puti, yung mga puti-puti na part po na yan, hindi po yan kumikintab. Ganda sana to, oh. Bloodstone variety. Ano ba yung bloodstone? Bloodstone po ang tawag sa pula na may green. Red jasper na may green, or green jasper na may red. Or yellow na may green, parang ganun. Yung ganun ang kanyang itsura, eh. Kulay. Yun ang kanyang pagkakakilanlan. Marami pong may gusto nun, eh, yung bloodstone. Nakalimutan ko lang kung bakit. Pero research ko po yan. At meron na naman tayong trivia na ano, ipa-flash ko po sa screen mamaya. Yung history kung paano nabuo ang Jasper Rocks. Ayan, para mas maintindihan. Kasi bukod po sa bulbulo tayo is... Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako ganun kagaling mag-intindi ng English. Baka mamaya yung pagkakaintindi ko is mali or baligtad. Siyempre, di... Kumuha na lang ako. Nag-copy na lang ako ng info. Talaga, na buo. At legit na info. Mula kay Google. Kay parang Google Earth. Google Chrome. At ito pa po isang sample na yellow jasper. Yellow jasper siya na may conchoidal fractures din. Ayan o, conchoidal fracture ang tawag dyan. Yung parang crater, yung pabilog. Ayan o. Binasa ko kasi malikabok. Ayan o. Mukhang agit pa nga yata yung nasa gitna niya, no. Oh, di ba? May bug. Oh, ano ba yung bug? Ah, para siyang ano, yung mga drusy quartz na tumubo sa mga rock crevices o yung mga cracks na malalaki. Yung malalaki yung butas. Yan ang tinatawag na bug. Yung malalaki niyan, ang tawag diyan, ang tawag doon sa mga malalaki bug pa rin. Iba naman kasi yung geode, eh. Iba ang geode, iba ang bug. Diba? Ang geode kasi na tinatawag is nabuo sila sa hollow na bato. O yung... Kasi yung mga agit kasi, ano yan, eh? Nabuo yan sa mga lava bubbles. Yung mga bubbles ng lava. Tapos, abang tumatagal, tinutubuan ng mga quartz crystals, yan. Patagal ng panahon, is nagsasara yon. O kaya minsan, nakukuha natin sila o nahuhukay na may butas pa sa gitna. Ang tawag doon ay geode. Yung ganito naman na mga drusy quartz na tumubo sa mga bitak or crack ng bato, sa loob ng bato, bug naman po ang tawag dyan. Yan. Kaya talagang ano yan, napakaraming pasikot-sikot talaga ang itong napili kong hobby. Kaya talagang ano eh, kailangan mo intindihin, o yan, oh, ganda ng kulay, oh. Diba? Parang iuwi ko yata to, iuwi ko to sa Quezon City. Ang ganda. Tabi na yan. Gagawin ko yan. Papakita ko kung ang magiging finished product na ito. Ito yung kukunin ko, hindi ito, ah. Yan. Yan ang kukunin ko. So, ayun. Sana may natutunan na naman kayo sa aking vlog. Vlog na tungkol sa jasper, sa pagpili ng quality,
ng Jasper at sa history kung paano siya nabuo. Ayan. So, babay na po. Pasensya na, nagkakasunod-sunod ang video natin kasi sinusulit ko po yung pagkakataon na nandito ako sa probinsya namin na maraming stone na pwedeng maipakita or ma-share. Kasi doon sa Quezon City, limitado lang po yung bato na pwede kong dalhin doon kasi bawal po mag-stack. So, ayan, babay na po!